Okay, so paano ba isi-solve yung unit weight sa ating clay layer? So kung tayo po ay kailangan pa mag-solve ng unit weight sa ating soil sample, so wag nating kakalimutan yung tatlong equation na kailangan natin, no? So tatlo, bakit kaya tatlo? So yung unang-una, okay, ang kailangan lang naman natin ay si gamma west g, no? So ano ba yung gamma west g? So gamma ng water es plus g. So yun yung gamma west g all over dun sa 1 plus e. So madali lang naman, di ba? Gamma west g all over 1 plus e. So yan po yung ating gamma moist. So ngayon, yung pangalawa nating kailangan na equation ay si Gues. Okay? So si Gues na ikinasal sa west. So kahit anong mangyari dito, hindi na natin siya mapaghihiwalay. And finally, wag nating kakalimutan yung ating, okay, gamma bulk. So ano naman po yung gamma bulk? So madali lang siya, no? Siya lang ay gamma ng saturated minus yung gamma ng water. Okay? So saan kaya natin gagamitin si gamma bulk? So mamaya, mahanap natin kung ano ba yung importance ng ating gamma bulk or yung submerge natin. Okay, so anyway, ito lang po yung ating tatlong kailangan sa pagsasolve ng ating soil properties. So bakit naman? Ito lang ba tatlo? Eh parang ang dami-dami pong pinag-aralan. May gamma dry, may gamma moist, may gamma sat. So okay, ito lang po yung ating kailangan tandaan, no, para sa moist unit weight ng ating soil sample. So bakit po ito lang yung kailangan? So syempre, okay, kunyari kung saturated yung ating soil sample, so alam naman na natin na siya ay automatic equal to 1. So paano naman po kapag dry naman yung ating soil sample? So kapag si gamma dry naman yung ating kailangan, so yung ES, ito yung ES, yung ES, so papalitan lang natin siya ng GW, no? So papalitan lang natin siya ng GW. So ngayon, alam naman natin na kapag dry, wala tayong moisture content. So kapag walang moisture content, so wala na pala itong term na ito, no? So ito lang po yung kailangan nating kabisaduhin, no? Gamma west g all over sa 1 plus e. Okay, so anyway, kung medyo nahihirapan po tayong sundan ito, so available naman po yung ating soil properties doon po sa ating chapter 1 ng geotechnical engineering. So anyway, alam na natin si gamma moist, alam na natin si gues na kinasal sa west. So paano naman po si gamma bulk? So kung mapapansin natin, once na na-solve po natin yung ating saturated, kapag saturated, 100% saturation, kaya equals 1. So kapag po na-solve natin yung ating gamma sat, isusubtract lang po natin siya sa gamma of water, so makukuha na natin yung unit, yung bulk unit weight natin, no? So saan naman natin magagamit si bulk unit weight? So pwede po natin siyang magamit sa pagkuha ng effective stress. Kasi kapag effective stress po ay wala na tayong pore water pressure, no? So pwede na natin gamitin si gamma bulk directly without subtracting pa anymore yung ating pore water pressure, no? Hindi na kailangan gamitin si pore water pressure. So yun po yung para sa ating sample problem. So anyway, balik po tayo doon sa ating topic. So ang kailangan po nating gawin ay isolve muna natin yung ating gamma clay. So paano ba isosolve si gamma clay? Since alam na po natin itong tatlong ito, 1, 2, 3, so pwede na nating isolve si gamma clay. Okay. So yung unit weight daw, so siya ay below the groundwater table. So pwede nating gamitin yung ating gamma bulk. So ano ba yung gamma bulk natin? So it is equal to gamma saturated minus unit weight ng ating water. Okay, so ano ba yung gamma saturated natin? So una, alalahanin muna natin si gamma west g. So ano ba si gamma west g? Para po siya sa moist sample. Okay, so gamma west g, gamma west, tapos es plus g. Okay, so imumultiply natin, i-divide natin siya dun sa 1 plus e. So since ang kailangan natin po ay saturated, so ang kailangan daw po natin ay saturated. So kapag saturated, again, ano mangyayari dito sa ating S? So siya na po ay magiging equal to 1. So yung ating working equation would be simply equal to, okay, E plus G all over 1 plus E. So huwag natin kakalimutan yung unit weight of water. So ito na po yung ating working equation. So meron ba tayong E? So wala tayong E, no? Ang given lang ay G tsaka si W. G at saka si W, liquid limit. Di naman masyadong kailangan sa
soil properties pa. So, kung meron tayong G tsaka W, sulat nga natin. G tsaka W. So, ano ba yung aking second equation? Ay, kinasal na at hindi may paghihiwalay. Okay, so yun po yung ating second equation na si Gwes, ikinasal sa Wes, kaya hindi na po siya mapaghihiwalay. No? So ngayon, kung meron tayong GW at yung ating clay layer ay fully saturated, so pwede na po pala nating makuha yung ating value ng E. No? Kasi alam naman na natin na si S natin ay 1, and then given po yung value ng G natin, given po yung value ng W natin. No? So let's input our values dito sa ating equation. So, GW, yung G daw po natin, okay, it is equal to 2.8. And then, yung ating moisture content, okay, or W, okay, or lowercase omega, it is 0.7 or 70%. So, equal po siya dun sa ating E. So, solving simultaneously, yung value po ng E natin should be equal to 1.96. So, ngayon may value na tayo ng E, may value na tayo ng E. Okay, may G rin ba tayo? Yes po, may G rin tayo. So, therefore, we could solve for the unit weight ng ating saturated clay layer. Okay, so, continuing with our equation. Okay, gamma M. So, to solve for any unit weight ng ating soil sample, wag nating kakalimutan si gamma Wes G. Okay, all over 1 plus E. So, ang kailangan natin, saturated. So, therefore, yung ating SI, fully saturated or 100%. So, yung unit weight po natin ng water. So, kung wala pong given, lagi po natin gagamitin ay 9.81. So, may value na po ba tayo ng E? Yes po, na nasolve natin siya ay 1.96. So, 1.96 plus value ng G. May value po ba tayo ng G? Yes po, given na 2.8. All over 1 plus E natin. So, E din natin. 1.96. So, therefore, our saturated unit weight for clay layer would be equal to 15.7755. Okay. Unit weight, it is the ratio of weight over volume. Weight over volume. So, ito po yung ating saturated para sa ating clay layer. So, now na meron na po tayong unit weight for sand, dry for unit weight ng saturated sand, at saka po ng ating saturated clay. So, ayun, pwede na nating masolve yung ating effective pressure doon sa ating mid-height ng ating clay layer.